Maraming hindi makamove on sa trade ng Ginebra at Tira Firma. Sigaw ng mga fans ng ibang team, makarma, sana kayo. Hello mga ka-Republic! Move on na tayo mga idol. Pagkatapos ng munting kontrobersya sa nangyaring trade sa number 2 overall pick at number 8 overall pick, siguro'y mas makabubuting kalimutan na lang natin. Tutal, wala naman tayong powers para mabago pa natin ang mga nangyari na. Marami talagang nainis. Maliban na lang sa mga fans ng Ginebra na siguradong natuwa sa nangyaring palitan. Napakaaga pa para pag-usapan pero sabi ng marami talagang nag-iipon ng mahuhusay na player ang Ginebra paghahanda raw para sa pinapangarap na Grand Slam. Ang Ginebra ang pinakapopular na team sa PBA pero sa tatlong SMC teams ay tanging sila lamang ang wala pang Grand Slam title. Meron na nito ang SMB sa ilalim ng noon ay coach nito na si Norman Black. Meron ding Grand Slam title ang Magnolia sa ilalim ni Coach Tim Cone. Una rito ibinigyan din ni Coach Tim Cone ng Grand Slam title ang Alaska bago siya lumipat sa Magnolia. Noon pa'y tinatarget na ng Ginebra ang Grand Slam title. Hindi nga lang umaayon sa kanila ang pagkakataon. Kung hindi sila madadali ng mga injuries sa 47th PBA season, baka sakali. At lalaki ang kanilang chance sakaling umabot sa last conference si Jeremiah Gray, ang naging controversial na pyesa sa trade na hindi raw patas. Sabi ko nga, kalimutan na lang natin. May mga fans man na naiinis, isipin na lang natin na kung ang commissioner's office nga ay pumapayag sa ganoong kalakaran, tayo pa ba naman ang aangal? Ang sigaw dyan ng mga fans ng Ginebra, inggit lang kayo. Kontrabanta naman ang mga fans ng ibang team, makarma, sana kayo. Anyway, kanya-kanyang pagtingin lang naman yan. Lagi tayong nakakampi sa team na paborito natin. Tungkol naman dito sa MVP race, sino ang inyong paborito? Apat ang naglalaban-laban para sa pinakamataas na parangal para sa isang manlalaro. Ito ay sina Scottie Thompson ng Barangay Ginebra, si Mikey Williams ng Talk and Text, si Robert Molik ng Northport at si Calvin Abueva ng Magnolia. Si Scottie Thompson ay hinirang na best player of the conference sa Governor's Cup kung saan ay pinagharian ito ng Ginebra. Siya rin ang nahirang na finals MVP. Si Mikey Williams was also named finals MVP sa All-Filipino Cup kung saan ay sila ang nag-champion. Siya ang leading candidate para sa Rookie of the Year Award. Samantalang si Robert Molik naman, napakaganda ng kanyang nilaro para sa Northport mula nang makarecover siya sa ACL injury. The only thing that's going against him is that umiksit agad sila sa quarterfinals. Calvin Abueva is also a candidate, pero sa aking palagay hindi nakatulong sa kanya na ang Magnolia ay nasibak ng Meralco sa semis. Kaya sina Scottie Thompson at Mikey Williams ang sa palagay ko'y mag-aagawan sa MVP Award. Nangungunang kandidato si Mikey Williams para sa Rookie of the Year Award. Kung makukupo niya ang Roy at ang MVP Award, mapapantayan niya ang nagawa ni Bingy Paras noong 1989. Siya pa lamang ang nag-iisang PBA player na nakagawa ng ganoong record na nanalo ng ROI at MVP Award sa kanyang unang taon sa liga. Umaasa naman ang mga fans ni Scottie Thompson na siya ang mananalong MVP. Malaking bagay na nag-champion ng Ginebra sa Governor's Cup kung saan ay nahirang na finals MVP at best player of the conference si Scottie. Igagawad ang mga individual awards sa pagbubukas ng PBA 47th season sa June 5. Si Thompson ba o si Williams? Abangan natin. So yan lamang po mga idol. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and subscribe at i-share nyo na rin bilang suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.